mga kwento ng pag-asa, aral, inspirasyon. Sama-sama nating balikan ang mga pahina ng inyong buhay at ang mga kwento ng pagsubok at tagumpay. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Tuwing Linggo, alas 9 ng gabi, it's a date with Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Radyo natin. Handog ng radyo natin FM Nationwide. Kasama si Miss Gladie Mabini. Gladly yours. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po ang lahat ng ating mga tagapakinig sa buong kapuluan? Goodbye, January! Hello, February! At sa lahat ng ating mga ipinanganak sa buwang ito, happy, happy birthday! ito ang para sa inyo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Unang linggo nga sa buwan ng Pebrero, it's the love month! Kumusta po ang inyong mga puso, mga kaibigan? May nagpapatibok na ba? Good for you! Ang sarap kaya na ma-in love, di ba? Hindi mo maintindihan, pero times 10 ang gana mo sa buhay. Kaya go, go, go! Doon naman sa hindi alam ang kalagayan ng kanilang puso dahil sa mga kabiguan na pinagdaanan, laging tandaan, kahit may sugat yan, maghihilom yan. Kahit minsan na yan na nadurog, muling mabubuo yan sa tamang tao. Kaya wait ka lang, good things take time. Sa atin pong mga lolo at lola, nanay, tatay, ate, kuya, bunso. Biglang nag-roll call. Kumusta po kayo? Kumusta po ang mga pagsisikap ninyo para sa inyong pamilya? I know it's not easy, pero huwag kayong mag-alala. Hindi lamang ho kayo ang nakakaranas ng ganyan. Lahat ng tao sa buong mundo ay naapektuhan. We all share the same struggles, and I hope that we also share the same lessons na natutunan dito sa mahigit na 2 taon ng pandemic. At nawa ang mga pagkatuto na ito ay maging daan upang mas maging mabuti tayong tao. Let us move forward. Ang mga pangarap na atin munang binitawan, ang mga layunin na atin ho munang tinalikuran, ang mga gawain na hindi muna natin ginawa sa kabila ng simbolo ng ating mga damdamin na iyon ay gawin, muli ho nating balikan at buuing muli. Maniwala tayo na magbabago ang ating kasalukuyang kalalagayan. At katulad ng libro, may katapusan po ang bawat pahina. Malapit nang matapos ang pandemyang ito sa awa at grasya ng Diyos. Kaya huwag ho tayong sumuko. Jeremiah 29:11, ano ang sabi ni God? For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hindi po binago ng pandemya o ng ating mga problema ang kanyang mga salita at pangako sa atin. Kaya manatili ho tayong umaasa, manatili ho tayong nananampalataya. Palipat na tayo sa susunod na pahina ng kasaysayan ng ating mundo. And it's all glory to God. Heto pa din tayo at magkakasama. And I pray in the mighty name of Jesus na tayo pa din po ang magkikita-kita sa huli. Mm-hmm. So my friend, let us stay alive. Na itatanong niyo ho ba minsan sa inyong sarili? Kasi ako, oo, na itatanong ko kung
bakit buhay pa rin ako at this time? And one thing na talagang may dating sa akin ay yung katotohanan na para makita ng tao ang katapatan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So sana po ang mga buhay natin ay maging testimony ng katapatan, ng pag-ibig at ng kapangyarihan ng Diyos. Let us stay alive and continue to believe na sa kabila ng lahat ng mga hindi magagandang pangyayari, the best is yet to come sa atin pong mga buhay. Welcome na muli sa ating programa, Palatuntunang Nagtatampok ng Istorya ng Inyong Mga Aral, Inspirasyon at Pag-asa. Ang ating Gladly Yours, sumasa inyo po sa inyong mga radyo sa ganitong oras sa mahigit na 100 himpilan ng radyo natin FM nationwide. Napapakinggan din sa ating live streaming ang radyonatin.com. Meron din ho tayong YouTube channel kung saan ay pwede ho ninyong mapanood, mapakinggan ang lahat ng ating mga episodes dito po sa program. Feel free mga kaibigan na bisitahin po ang YouTube channel na yan. Kung wala kayong masyadong ginagawa or kung kayo po ay minsan nabubore, punta kayo dyan sa YouTube channel, Gladly Mabini. Kasama natin sa bahaging teknikal si Pat Rodriguez, Zet Escobar at Macneil Sinsongko. Yes po mga kaibigan, ito po ang inyong Miss Glad. Welcome to the show. Last week, bago ho natin binasa ang ating tampok na letter sender, meron ho tayong sinimulang pag-usapan na hindi ho natin natapos dahil kukulangin na tayo ng time. Pero nangako ako sa inyo na ipagpapatuloy natin yun ngayon. Dahil lubos po akong naniniwala na makakatulong sa atin ito, especially now na naghahanda na ulit tayo na lumabas sa mundo at muling makipagsapalaran. Kaya sige po, ituloy ho natin tonight. At yun nga po ay ang Habits to Help You Prosper ayon sa page na Think, Grow, Prosper ni Mr. Ruben Chavez. Natalakay na ho natin last week ang unang 8 na kanyang panukala na atin ngang pinag-usapan. At yaon ay ang mga gawaing ito, ang mag-network, to dream big, to plan ahead, get up early, stay focused, watch less TV, invest in yourself, and to read more books. Meron pa hong 10 na idadagdag tayo dyan tonight. At narito nga ang pang-siyam, okay? Ang sinasabi, avoid time wasters. Yan po ang pang-siyam na panukala ni Mr. Chavez. Avoid time wasters. O iwasan daw ho natin ang mga gawaing magsasayang lamang ng ating oras. Pwedeng bagay ito o kaya ay tao. Yan. Na inuubos po ang ating oras nang wala naman tayong nakukuhang benepisyo. Katulad ng ano? Ay yun pong pakikipagchismisan ang unang-unang halimbawa niyan. Oo nga, masayang makipagkwentuhan. Tapos, pagkatapos, kumita ba tayo? O nadagdagan lamang ang ating kasalanan kasi pinag-usapan natin sa hindi magandang paraan ang buhay ng iba. O kaya ang pag-Facebook. Aminin man natin sa hindi, time waster po ang FB. Supposedly, ang dami nating pwedeng tapusin pero dahil hindi natin namalaya na 3 oras na pala tayong nagpi-Facebook, ayun, wala tayong natapos. So, time wasters, ano ito? Sino ang mga ito? Kailangan ho nating malaman upang makaiwas tayo. Remember, ang panahon kapag lumipas na, wala na, tapos na, hindi na maibabalik pa. Kaya iwasan ho natin ang mga time wasters na ito. Pang-10 ang sinasabi, take calculated risk. Ano ba ang ibig sabihin ng calculated risk? Ayon kay Mr. Google, calculated risk is a hazard or chance of failure whose degree of probability has been reckoned or estimated before some undertaking is entered upon.
or sa madaling salita, yan po ang posibilidad ng pagkabigo na napaghandaan na sakaling mabigo nga. Ibig sabihin, bagaman at maganda ang mga plano natin, maigi pa rin na tignan natin ang mga aspeto ng posibleng kabiguan para napaghahandaan na natin ito sakali na mangyari man. Wala pa rin tatalo mga kaibigan sa paghahanda kahit na ang paghahanda ay sa posibleng kabiguan. You take calculated risk. Number 11, sinasabi niya, write down your goals. Isulat daw ho natin ang ating mga layunin. Ano ba ang gusto nating maabot? Magandang na isusulat ho natin para alam natin ang ating mga dapat na gawin. Iba yung iniisip lamang natin kumpara sa naisulat talaga natin. Yun bang nasusundan po natin? Yung meron ho tayong number 1, number 2, number 3, and so on. Kesa sa naisip lang natin tapos sinimulan natin. May iba tayong nagustuhan, iniwan natin ang ating sinimulan. Iba pa rin po ang motivasyon at recall kapag naisulat ho natin. So tama po ito. We write down our goals. Number 12, sabi, live on less than you make. Ito yung kasing kahulugan ng ating kasabihan na kapag maiksi ang kumot, matuto munang mamaluktot. Kumusta po mga kaibigan ang ating lifestyle? Baka naman wala na tayong ma-take home sa dami ng ating loans. O kaya sa araw ng sweldo, nangungutang na agad tayo kasi wala nang natira sa ating sahod. At kapag binalikan kung saan ginamit ang mga loans, ay sa pagliliwaliw lang pala napunta. Nagbakasyon sa ganitong lugar, or kaya bumili ng mga appliances kahit meron pa naman sana na pwedeng magamit. Nainggit sa kaibigan kasi merong bag na branded, yung mga ganon. So habits to help you prosper, tip number 12, live on less than you make. Number 13, sabi, make your health a priority. Madalas kapag bata pa tayo, arya lang tayo ng arya. Wala tayong pakundangan sa pagpupuyat. Inaabuso natin ang ating katawan. Nakalimutan natin na ang katawan natin tumatanda. At kaakibat ng pagtanda ay ang paglabas din po, sad to say, ng mga karamdaman. Nandyan yung nagkakaroon na ng high blood, ng diabetes, ng gout, ng nerve aging, at kung ano-ano pa. Dati-rate hindi ko nauunawaan ang mga salitang ingatan ang kalusugan, baka singilin ka ng iyong katawan. Pero ngayon na, nagkaedad na din ako, saka ko ito lubos na naunawaan. Totoo nga pala, dapat wag ho nating abusuhin ang ating katawan. Let us make our health a priority kung ayaw natin na pagdating ng panahon, ang ating pinagtrabahuan at pinagpaguran sa ating kabataan ay mapunta lamang sa pagpapagamot dahil nagkasakit na ang ating katawang lupa. Let it be our dream na tayo po ay mag-retire ng may magandang kalusugan para we can enjoy our life better. Diba mas maganda yon? Okay, itutuloy ho natin ito sa ating pagbabalik. Maghahanap buhay muna tayo sandali. Kayo po ay nakikinig sa programang Gladly Yours. Dito lamang po sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio. Gladly Yours. Gladly Yours. Nagbabalik tayo sa programang Gladly Yours na papakinggan ngayon sa mahigit na 100 radyo natin FM sa buong kapuluan. Magandang gabi sa lahat po ng ating mga minamahal na taga-subaybay ng ating palatuntunan. At doon po sa mga kabubukas pa lamang ng kani-kanilang mga radyo, good evening po sa inyo. Patuloy na pasasalamat sa atin pong mga kaagapay sa programa na ito na katulad ng Charm Fab Con. Mga misis, alam nyo ba na kahit na nasa bahay lamang ay pwede pa ring mangamoy pawis at kulob?
ang damit ng inyong pamilya. Kaya ang payo ko, subukan na ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm FabCon ay meron pong Stay Fresh Technology. Kaya damit ay masarap at kumaka-bloom sa bango. Subukan na ang Charm FabCon. Bangong kumaka-bloom! Charm Fabric Conditioner is manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality. Huwag din ho natin kalimutan, clean hands protect us from infection. So take time to learn the proper 20-second hand washing procedure. Gamit po ang antibacterial soap para makaiwas sa coronavirus infection. This is a public service reminder from ACS Manufacturing Corporation, maker of Shield Bath Soap. Patuloy ding palakasin ang ating resistensya with healthy diet and exercise. Huwag kalilimutan ang tunay, natural at orihinal na MX3. BM Extraordinary with MX3. Ayan, ituloy na ho natin itong ating pinag-uusapan. Nasaan na tayo? Number 14. Ito po yung sinasabi. Do work that matters to you. Gawin ang trabahong mahalaga sa'yo. Gusto mo ba ang trabahong ginagawa mo ngayon? Yan ba ang talagang gusto mong gawin? Or napipilitan ka lamang na gawin ito kasi wala kang choice? Masaklap kapag ganyan ang ating sitwasyon. Yung napipilitan lamang tayong gawin ang ating trabaho because we don't have a choice. Pero let's face it, as we mature, nakikita natin na ang kaligayahan is more than just money. Sometimes, it's about our love, our passion for what we do. Na kahit nasabihin hindi naman tayo yumayaman financially sa ating trabaho, pero dahil masaya tayo na ginagawa ito, para pa rin tayo ang pinakamasayang tao sa mundo sa kabila ng kakulangan. Pero ang kaligayahan naman, mga kaibigan, ay wala rin katumbas na halaga. When we are happy, we are wealthier than those who have so much, pero hindi naman masaya. So, do work that matters to you. Number 15, learn from people that you admire. Matuto mula sa mga taong hinahangaan mo. May iniidolo ka ba? Sino ang modelo mo? Ano-ano ang magagandang aral na pwede mong gayahin para sa iyong sarili? Dahil ang katotohanan you admire that person, ibig sabihin, there is something in that person na gusto mo. Wala namang batas na nagbabawal sa pagkopya ng magandang pag-uugali. Kaya go ahead, my friend, kopyahin mo ang anumang mabuti sa kung sino mang hinahangaan mo and be a better person. Number 16 na sinasabi, foster meaningful relationships or encourage meaningful relationships. Ano ba ang mga makabuluhang relasyon na tinutukoy dito? Ito ang mga relasyon na nagpapabuti sa ating pagkatao. Mga relasyon that brings out the best in us as a person. Pwedeng relasyon yan sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid, sa ating asawa, sa ating mga anak, sa mga totoong kaibigan, diba? Sa kumpanya natin, mga ganon. Pahalagahan natin ang mga relasyong ito at patuloy nating linangin, pagyamanin. We foster meaningful relationship. Number 17, sinasabi, cultivate an attitude of gratitude. Lagi nating sinasabi ito dito sa ating program. Napakahirap man magpasalamat, lalo na kapag ang sitwasyon ay hindi kaaya-aya. Sanayin ho natin ang ating mga sarili na gawin ito. In everything, give thanks. Kasi may rason naman ang lahat ng bagay. Ilang halimbawa, minsan naiinis tayo, 'di ba, kapag napasok tayo sa mga establishmento
i-check ang ating mga bags or papaiwanan ang ID natin, yung ating vaccination card, i-check ang iyong temperature. Para sa atin, naaabala tayo kaya naiinis tayo. Pero hindi ba dapat na ipagpasalamat natin na ginagawa ng gwardiya ang kanilang trabaho? Sinisiguro nila na maayos at ligtas tayo na papasok sa kanilang establishmento. O kaya naman, diba, sa pagsakay natin sa jeep, naiinis tayo kapag si manong driver ay hinto ng hinto para magpasakay pa rin ng pasahero. Ay hindi ba mas magaan sa kalooban na instead na mainis tayo ay matuwa tayo para doon sa pasahero kasi nakasakay siya. Ang hirap kaya ng ating sitwasyon ngayon, 'di ba? Yung bang konti lamang ang pwedeng sumakay sa jeep pero ang dami-dami ninyong pasahero. So yung mga ganun, cultivate a heart of gratitude. Mabigat at masalimuot ang mundong ito kung hindi ho tayo marunong magpasalamat. But when we learn to be grateful, magugulat tayo na maganda naman pala ang ating mundo at marami pa din ang mabubuting tao. And pang-18 ang sinasabi, have a powerful and inspiring why. Naaalala niyo po ba ang madalas kong sabihin sa inyo? Kailangan alam ho natin ang rason ng ating mga ginagawa. Bakit ba tayo nagtatrabaho? Kasi mahal natin ang ating pamilya at gusto natin na as much as possible wag nilang maranasan ang hirap na ating dinanas. Bakit ba tayo nag-aaral ng mabuti? Kasi gusto natin na maging masaya ang ating mga magulang at hindi masayang ang kanilang pagpapagal para sa atin. Bakit ba tayo nagdarasal? Kasi alam natin na hindi natin kayang harapin ang buhay ng tayo lamang. At kailangan natin ang Diyos para malampasan natin ang lahat ng pagsubok ng buhay. Hanapin ho natin ang rason ng ating mga ginagawa. Dahil kapag natukoy natin ito, hindi ho tayo manghihinawa na gawin ito. Kahit na nahihirapan na tayo, kahit na parang gusto na nating sumuko, ang powerful why na ito ang magiging dahilan bakit itutuloy natin ang ating buhay. So have a powerful and inspiring why. Nakumpleto na natin ang Habits to Prosper ni Mr. Ruben Chavez ng Think, Grow, Prosper na FB page. Kung babalikan ho natin sa kabuuan ay naririto ang mga yon. Pag-network, dreaming big, planning ahead, getting up early, staying focused, watching less TV, investing in yourself, reading more books, avoiding time wasters, taking calculated risk, writing down your goals, living on less than you make, making your health a priority, doing the work that matters to you, learning from people you admire, fostering meaningful relationships, cultivating an attitude of gratitude, and having a powerful and inspiring why. Sana po ay meron ho kayong nakuhang wisdom mula dyan sa atin pong pinag-usapan. Sa ating pagbabalik, babasahin na natin ang ating tampok na liham ngayong gabi, kaya walang lipatan, manatiling nakaantabay. Narito muna ang aming handog na awitin para sa inyo. Kayo ay nakikinig sa palatuntunang Gladly Yours, dito lamang po sa radyo natin nationwide. We are your friend, your radio. Gladly Yours. Nagbabalik tayo sa ating palatuntunan at narito na nga ang ating tampok na liham for tonight. Pero nakiusap siya sa atin na huwag banggitin kung saang radyo natin siya nakikinig. Sige po, simulan na natin. Naririto, Dear Miss Glad, magandang gabi sa iyo at sa lahat ng mga listeners ng radyo natin nationwide. Mula nang bumalik ako dito sa aming province, nakaradyo natin na ako lagi sa aming grocery store.
Anyways, nais ko lamang ding ibahagi ang kwento ng aking buhay dahil maaaring ang aking pinagdaanan ay mapaghugutan din ng aral ng iyong mga tagapakinig. Dahil sabi mo nga, ang program na ito, ang layunin ay maging inspirasyon din sa iba. Kaya kahit na nahihiya ako na i-share ang aking kwento, naisip ko na magbahagi na din. Baka makatulong, lalong-lalo na sa mga kababaihan na nakikinig din. Hindi ito dahil doon sa 500 pesos na reward. Gusto ko lang din talaga na maging kabahagi ng Gladly Yours at maging inspirasyon sa mga followers ng program. Itago mo ako sa pangalang Lovely. Sa ngayon, 40 years old na ako. 4 na taon na rin mula nang umuwi ako dito sa aming province. Kung maaari, Miss Glan, huwag mo nang basahin kung taga saan ako talaga dahil medyo maselan ang aking ibabahagi. 23 ako, 27 years old, ang aking asawa na itago natin sa pangalang Alvin nang ikasal kami. Kaibigan siya ng aking kapatid. Diyan kami sa Maynila nagkakilala. All my life, siya lang ang lalaking labis kong minahal. Ang totoo, siya lang naman talaga ang lalaki sa aking buhay. Ang una sa lahat. Masaya ang aming pagsasama, Miss Glad. Kahit pa medyo hirap noong nagsisimula pa lamang kami, sapat ang aming pagmamahal para sa isa't isa, para kami ay maging masaya. 3 taon mula nang kami ay ikasal. Sa kanyang sipag at pagsusumikap, na-promote na siya sa kanilang kumpanya. Dahilan para patigilin niya na din ako sa pagtatrabaho at tutukan ko na lamang daw ang pagbuo sa aming pamilya. Gusto na rin kasi niya na magkaroon ng anak. Ako din naman gusto ko na rin maranasan ang maging isang ina. Kaya napapayag niya ako na mag-resign na nga at maging simple niyang may bahay. 2 taon, hindi ko na din mabilang ang doktor na aming napuntahan upang magpakonsulta. Pero hindi ako nabuntis. Doon siya nagsimulang magbago. Late na siya kung umuwi. Lagi daw busy sa work. Maraming mga weekends na out of town siya, naiiwan ako sa bahay kasama ang aming katulong. Pero okay lang yon. Lalo na at financially, hindi naman siya nagpapabaya. I am well provided sa aking mga pangangailangan. 32 years old ako, 36 years old naman siya nang magsara ang kanilang kumpanya. At bagaman may naipon na rin naman kami, labis na dinamdam ni Alvin ang nangyari. Hindi ko naman din siya masisi, lalo at nakita ko naman talaga kung paano niya minahal ang kanilang kumpanya. Na-depress siya, Miss Glad. Hindi siya makatulog nang hindi lasing. Kaya gabi-gabi, alak ang kanyang nasa tabi. Pero bago matulog, nanunood siya ng porn. At hindi matatapos ang gabi nang walang nangyayari sa amin. Noong una, okay lang sa akin. Iniisip ko, baka yun ang kanyang diversion sa kanyang depression. Subalit, Miss Glad, sa paglipas ng mga buwan, kahit na umi-extra na siya ng consultancy sa ilang kumpanya, parang hindi na siya nakaalis sa bisyo ng alak at pornografiya. At mas naging mapangahas siya sa mga sandaling kami ay nagsisiping. Marami siyang pinagagawa na hindi ko maisip na kaya niyang ipagawa at gawin. Sinasaktan na niya ako bago ang kinin. Napupuno ng pasa ang aking katawan. At para maitago ang katotohanan yon, pinauwi na lang namin ang aming katulong. Hanggang sa dumating sa punto na pumipick up na siya ng babae sa Makati
at dinadala niya sa aming bahay at dalawa kaming sabay niyang sinisipingan. Bagaman at hindi naman ito lagi, alam kong maling-mali ang aming ginagawa. Diring-diri ako sa aking sarili, pero mahal ko ang asawa ko, kaya tiniis ko ang lahat. Wala akong mapagsabihan kapamilya o kaibigan. In fact, hanggang ngayon, walang nakakaalam ng tungkol dito sa sino man sa kanila. Kaya mag-isa kong binitbit ang aking sitwasyon. Nagpatuloy ang ganoong gawain at wala akong lakas ng loob na tumanggi. Hanggang sa nakilala niya ang babaeng itago natin sa pangalang Donna. Si Donna ay isa din sa pick-up girl mula sa Malate naman. Usually, hindi siya nag-uulit ng babaeng dinadala sa bahay. Pero naging paborito niya si Donna. At bagaman naghihinala, wala na naman akong lakas ng loob na magtanong. Hanggang sa isang araw, kinausap ako ni Alvin. Buntis si Donna at nagdesisyon siya na humiwalay na sa akin. Magsasama na daw silang dalawa. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa, Miss Glad. Hindi ko maunawaan kung paano niya maatim na iwan ako samantalang ginawa ko ang lahat. I-give up ko ang aking career para sa kanya. At kahit mali, lahat ng gusto niya, inayunan ko dahil mahal ko siya. At halos maglupasay ako sa pagmamakaawa na wag niya akong iwan. Na okay lang sa akin kahit may anak siya sa iba. Basta sa akin pa din siya uuwi. Pero iniwan niya pa din ako, Miss Glad. Para akong pinatay ng araw na iyon. Ilang buwan na wala ako sa aking sarili. Ilang beses kong sinubukang kitlin ang aking buhay. Muntik na nga akong magtagumpay. At doon lamang nalaman ng aking mga kaibigan at pamilya ang aming hiwalayan. Dumating ang aking mga magulang, ako ay dinamayan, inalagaan. At nang umayos-ayos, iniuwi na nga dito sa aming bayan. 6 na taon na, Miss Glad, mula nang mangyari ang bagay na yon. Pero marami pa din akong mga what ifs sa aking sarili. Ang dami ko pa rin tanong na hindi ko alam kung ano ba ang sagot. Parang hindi makatarungan na sa ganoon nagwakas ang aming sinimulan. Oo, may mga gabi pa ding umiiyak ako mag-isa. Pero hindi dahil nang hinayang ako sa pag-ibig ko sa aking asawa. Umiiyak ako because I hate myself for allowing him to do all that to me. Hindi ko rin lubos na maunawaan kung papaanong napapayag ako na gawin ang mga bagay na yon. Miss Glad, masakit ang aking pinagdaanan, pero ganun pa man sa ngayon, I know, healing is on its way. Kaya sa mga babae, may asawa man o wala na nakikinig ngayon, ang payo ko, don't give all your love sa taong mahal mo. Magtira ka ng para sa sarili mo. No one will love you the way you can love yourself. Maraming salamat, Miss Glad. Sana ay mabasa mo ang istorya kong ito. I also want to thank you ang programa mo, ang isa sa may pinakamalaking ambag sa muli kong pagbangon. More power to you at sa lahat ng mga followers ng Gladly Yours, lalong-lalo na sa radyo natin. Gladly Yours, Lovely. Gladly Yours. Alam mo, Lovely, habang binabasa ko itong istorya mo, feeling ko nanunood ako ng sine.
I understand realidad ito ng buhay, may mga nangyayari na ganito, pero mas pinipili kasi ng iba ang manahimik na lamang, kaya konti lamang ang ating naririnig na mga ganito. I so admire your courage of sharing it to us tonight, lovely. Tatlong beses kong binalikan ang iyong istorya, and honestly, sa akin lang ha, I believe it's for the greater good na nakalabas ka sa relasyon ninyong mag-asawa. Hindi ko lubos maisip ang iyong ikinikwento kung paano kayo in bed with another girl. Kasi ang usual, di ba, sa asawa, text nga lang sa asawa nila, nagwawala na. Eh, yung sayo, talagang sexual relationship sa iba, na andun ka. Kaya nagiging kasalanan kapag ginamit or pinagamit natin ang ating katawan sa iba. Dahil kapag ikinasal ang dalawang tao, they become one flesh. Diba sabi ng Bible, your body belongs to no one but each other. Now I'm thinking, baka nga ang pagbubuntis noong Donna ay paraan na din ng Diyos, diba? Para makalaya ka. Lalo na at parang sobrang na-overcome ka na ng pag-ibig mo para sa asawa mo at sunod-sunuran ka na lamang sa kanya. Pwedeng ang pagbubuntis ay para tumigil na din silang dalawa sa kanilang ginagawa at tuluyan din na magbago. Hindi pwedeng gawing dahilan yung hindi ka kasi magkaanak kaya siya nagbago. Dahil unang-una, ang kapangyarihan na makapagbigay ng buhay ay tanging sa Diyos lamang. It's beyond your power. Hindi mo naman din ginusto ang hindi kayo magkaanak, kaya hindi niya pwedeng gawing rason yon for his behavior and for what he has done. Saan mang ang gulong tingnan, naging toxic na ang inyong marriage, and no one deserve to be in that kind of relationship. So being free from it, kahit na masakit, is still a good thing. Kadalasan kapag nagmahal, di ba, marami tayong mga desisyon na hindi na natin pinag-iisipan, kaya we end up hurting ang ating sarili. At huwag mong isipin na dahil iniwan ka ay dahil hindi ka sapat. Ang totoo, hindi ka niya deserve at ang iyong pagmamahal. At napakalaking kagaanan kung nakita mo na yun ang totoo. Lovely, for all that has been, stop hating yourself. Oo, kaiba ang iyong pinagdaanan, pero sa kabila ng lahat ng yan, hindi nagbabago ang pagmamahal sa iyo ni Kristo. Hindi naman siya bumaba sa lupa at nagpapako sa krus para doon sa mga nagsasabing sila ay banal. He did it para doon sa mga nagkasala. At lahat naman tayo makasalanan. Kaya each time na tinutuligsa ka ng isipan mo sa mga nangyari in the past, remember, for all your pain and your shame, Jesus has already paid the price. And you are pure before His eyes. Kailangan lang talaga na pagsisihan natin, ihingi natin ng kapatawaran ang lahat, at makikita natin na mas mabilis ang ating healing at ang ating magiging pagbangon. Thank you so much, lovely, for sharing to us your story. Keep on fighting. One day, alam mo, ipagpapasalamat mo sa Diyos ang bawat kabiguan na iyong napagdaanan, and you will see na kailanman ay hindi ka iniwan ng Diyos. He was with you every step of the way. I really admire your courage, and again, thank you for inspiring us tonight. At sa lahat ng mga nakasama natin, maraming salamat. God willing, muli ho tayong magsama-sama sa susunod na linggo sa kaparehong oras at himpilan. At sabay-sabay nating tunghayan ang istorya ng inyong mga aral, inspirasyon at pag-asa. Because your story matters. Ito po ang inyong Miss Glad, Gladdy Mabini. God bless your heart, good night and sweet dreams. Hanggang sa muli, sama-sama tayo, Pilipino. Bye!